Beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng Oni number 1 dahil ang Oni sa itong shampoo, conditioner, treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo maging kasing ganda ng mama sa mo, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing ganda ng mama sam ninyo. So sa mga gusto mag-avail ng Oni, pwede po kayo bumisita sa kanilang Facebook page. Ang link po niyan ay makikita nyo syempre sa aking Facebook. Tapos may nakalagay doon na link. So ayun, para i-message nyo po sila kung gusto nyong umorder. Yan. So ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayong araw na to. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon dahil syempre nalagpasan natin yung bagyong to na sobrang super typhoon talaga, no, na nakakaloka. Thanks God at nairaos natin siya nang hindi tayo napipinsala ng bonggang-bongga. And then, ayun nga, so ito si PE teacher kahapon, hindi kami nagkita kasi meron silang seminar pero nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, wala siya sa school. Oh, ingat daw ako. Oh, di ba? So, yon. So, nakakatuwa. Actually, nakita ko siya nung umaga, pero parang hindi kami nagkaroon ng chance na, alam mo yon, magkatitigan ng bonggang-bongga. Charot! So, yon. So, baka mamaya. So, ito na, maraming chika na talaga naman, ay nako, promise, magtataas ang mga kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, guys, hindi ko napatatagalin para sa unang chika. Sabing ganon, Heidi, banta nga ba sa back-to-back ni Gabby para sa Miss Intercontinental ngayong taon na to? Ayun, si Heidi siya yung pambato ng Thailand. At ito naman si Gabby ay para sa Pilipinas. Na ngayon, nandyan na sa, ano, sa Egypt para mag-compete nga ng Miss Intercontinental. So, ayun, para sa akin, ang nakikita ko dyan, hindi siya banta. Ano ba? Diyos ko, hindi nga siya timig. Ayun, so para sa akin, hindi ko nakikitang banta si Heidi kasi ando doon siya, magaling si Miss Thailand. Ang nakita ko yung performance niya dito sa ano eh, sa Miss Grand. Magaling. Kumbaga, lalaban. May lalaban to. Papasok to sa semifinals for sure. Pero kasi, makakalaban ni Gabby talaga ito, si Heidi, dito sa For Asia category. So ako, parang feeling ko naman, kung sa kanilang dalawa, syempre, orahan na yan ni Gabby ng bonggang-bongga. Liligwakin niya ni Gabby ng talagang patumbling-tumbling pa. Charot. So yun. So ako nakikita ko na kaya-kaya ni Gabby na malagpasan ito si Miss Thailand dito sa competition ng Miss Intercontinental dahil sa ganda ni Gabby na meron siya. Diyos ko, parang, alam mo yon, parang siyang diyosa na bumabalya sa Egypt. Oh, di ba? So, ito si Heidi, hindi naman siya mukhang diyosa. Mukha siyang charot. So, yon. Ayoko na sabihin, baka magmaldita na naman tayo. So, yon. Si Heidi, syempre, gusto pa rin natin na makaurong at makalaban ng todo-todo dito sa Miss Intercontinental. Syempre, mag-iinit ang ulo ni Nawat kapag hindi yan nabigyan ng attention or hindi yan napansin. Baka mamaya hindi rin nila pansinin si Miss Grand natin, di ba? So, para yung nangyari noong nakaraan taon, inggit-inggit lang. Charot! So, yon. So, pero nakikita ko na hindi banta si Heidi para kay Miss Gabby Basciano dito sa competition na Miss Intercontinental. So, tingnan natin kung ano yung mga eksena ng dalawang kandidatang to. Aabangan natin yan. Charot! Yon, ito para sa sumunod na chika. Impa, may pa-fireworks daw sa Miss Grand International. So, sabi nga ni Impa sa kanyang interview na para daw siyang fireworks na sasabog dyan sa Miss Grand International. Na-imagine nyo ba yun? Diyos ko Lord, nakakatloka. Kung ako tatanungin mo, fireworks talaga. Charot. So, baka hindi ka lang makarating ng Miss Grand. Charot. So, yon. So, nakakaloka yung banta ni Impa. Ako para sa akin, si Impa. Ando doon siguro yung mahilig siyang magpasabog, mahilig siyang gumawa ng eksena para mapansin at mapag-usapan ng bonggang-bongga. Katulad na lang itong mga nakaraang araw, di ba? Meron silang pasabog na nawawala, tapos biglang andyan dyan na at may lalaban na drama queen ang tawag dyan. Charot! So, yon. So,
Tingnan natin kung ano yung sinasabi niyang fireworks kasi sabi niya nga may pa-fireworks daw siya. Para daw siyang fireworks na darating dyan sa Miss Grand. Di ba? Nakakaloka. Fireworks talaga. So yon. So tingnan natin kung e-eksena talaga siya ng bonggong-bongga. Kung ikaw fireworks, eh si Roberta Tamundong double fireworks. O, di ba? So yun, bahala kayo dyan. So eto na, para sa sumunod na chika, Dominican Republic, Puerto Rico, Antinique kay Miss Philippines Intercontinental sa competition ng Miss Intercontinental 2022. Tingin mo, Mama Sam? Yes, ayan yung nakikita ko na talagang tinig kay Gabby para sa back-to-back ng Pilipinas dito sa Miss Intercontinental. Kasi si Dominican Republic, ang diskarte niya nga, diba? Chinikan niya ito si Gabby para malaman niya yung communication skills ni Gabby kung papalo o hindi. O, diba? And then, sa Dominican Republic, nakita niyo, biglang nag-transform ng bonggong-bongga na akala mo, Diyosa. At si Puerto Rico, ang ganda din ng mukha ni Puerto Rico. Talaga masasabi ko, ay nako, bonggesius. Mukhang matinding labanan to ng mga magaganda. Pero kasi kung ikukumpara mo yung ganda ni Dominican Republic at ni Miss Puerto Rico kay Gabby Basciano, syempre iba yung ganda ni Gabby. Talaga si Gabby yung masasabi kong Diyosa. Ayun, so nakikita ko na kaya to ni Gabby na malagpasan yung competition na to. Medyo mabigat to ha, medyo hindi to pang orahan na katulad na nilabanan ni Mika Rosal na Diyos ko, yung mga nananalo, nakakaloka. Pero ito kasi si Gabby, alam ko na papalo siya ng todo-todo at alam ko prepared siya. So abangan natin kung ano ang pasabog or pa-fireworks ni Gabby dito sa competition ng Miss Intercontinental 2022. So yon. So ako, para sa akin, yes, tinig sila, pero kaya ni Gabby yan, no? So yon. So para sa sumunod na chika, Miss Universe Venezuela, umaarangkada sa kanyang mga pa-charity work. Anong tingin mo, Mama Sam? Drama, charot. Hindi drama yon, as in talagang totoo na ginagawa niya. Yung alam mo yon, yung parang ngayon pa lang kasi ini-include niya na she's a Miss Universe. At talagang gumagawa talaga siya ng mga eksena na para, alam mo yon, para sa preparasyon niya sa Miss Universe. So natutuwa naman ako dito kay Miss Venezuela. At eto talaga, si Miss Venezuela yung nakikita ko na aarangkada dito sa competition ng Miss Universe ngayon taon na to, na magbibigay ng bonggong-bonggong pasabog sa competition. Nakaabang-abang, diba? So, kasi iba yung ipinapakita niyang personality. Ewan ko kung sa saan ayon kayo, guys, ha? Si Miss Venezuela talaga yung nakikita ko na matinding isa sa mga makakalaban dito ni Celeste Cortese. Si Celeste, sana may mga paganyan din, no? Yung may mga charity work or kaya meron siyang advocacy na ginagawa. Kasi ayun lang yung parang nakukulangan ako kay Celeste na wala siyang ginagawa as a queen. Kumbaga parang marami siyang event na pinupuntahan, di ba? So posing doon, posing dito, picture doon, picture dito. So yon. So yun lang yung parang napansin ko kay Celeste. Parang so, hindi credible ba na parang makita mo na, ay wow, Miss Universe siya kasi may ginagawa. Hindi katulad ni Catrion na grade doon dati na talagang may ginagawang charity. So, sana ganun din si Celeste, no? Pero syempre, aabangan pa rin natin ang pasabog ni Celeste at titingnan natin kung ito nga si Miss Venezuela ay bubuga ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe. So, I'm so excited. Pero ito, usapang bubuga. Lakshmi, sobrang proud, sobrang eksena talaga dito sa Miss Universe office. Oh, di ba? So yon. So eto nga si Lakshmi, umarangkada ng bongga-bongga dito sa office ng Miss Universe at feeling niya mananalo na talaga siyang Miss Universe. Charot. So yon. So ako, para sa akin, si Lakshmi, natutuwa naman ako sa kanya kasi naimbitahan na siya diyan sa Miss Universe ano office. Kasi ang taga-taga niya na sa New York, hindi pa rin siya naiimbitahan. Di ba? Nakakaloka lang. Kamusta ka naman, Lakshmi? So yon. So ako nga sasabi ko kay Lakshmi, ligwak siya. Charot. So yon. Hindi niyo ba alam, ang mga pinapupunta niya sa Miss Universe office ay mga naliligwak. Charot. Hindi na nila ipapasok sa semifinals. Kumbaga, namnamin na ninyo na makarating kayo dito sa office namin. Dahil ang tunay na Miss Universe ang papasok dyan. At yun ay si Miss Philippines. So, binayas eh, no? So yon. So ako, para sa akin, and congratulations, Lakshmi. You are, ano, talagang tagumpay ka talaga sa mga eksena mo. So, titignan ko yung mga eksena niya kung aarangkada ba yan pagdating sa Miss Universe, di ba? So, ngayon, ano yung next na makikita natin kay
ano, kay Lakshmi, rarampa daw siya kay Carlos, ano, yung designer niya dito sa magkakaroon ng fashion show. So, yan ang aabangan natin kung ano ang eksena ni Lakshmi na gagawin dyan. So, yun. I'm so excited. Excited ba kayo para kay Lakshmi? Excited ako dahil gusto kong makita kung paano to arangkada ng bonggong-bongga. Di ba? So, kasi alam mo naman yung si Lakshmi, eksenadora. Pero yung lakad niya dito sa Miss Universe office, Lakshmi, mukhang tagilid ka. Charot! So, yun! So, tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na mga eksena dito sa mundo ng pageantry. Ayan na nga, nagsimula na ang Miss Intercontinental. At syempre, Diyos ko, kaabang-abang yung mga arangkada dyan. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ano naman ang comment niyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa chinichika natin ngayon. So, yun! So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, baka naman po pwedeng maglambing. Don't forget to subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!